maulat na maaasahan. Papanoon, makatotohanan, nakakaalim, nagibangan, may mapupulot, may matututunan, oras di masasayang. Tara na, sumama ka, may kapuso ka. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho, ngayong gabi. Pagkahumaling sa mga makukulay at napakagagandang mga ibon, paano na lang ngayong panahon ng bird flu? Kung wala ang mga yaya, kamusta kaya tayo? Dating syudad ng kasalanan, ang Olongapo, nakaahon na ba? Pilipinas, biniyayaan ng napakaraming uri ng ibon. Meron din tayong mga kababayan na sobrang hilig sa ibon, nangongolekta at nag-i-import pa ng mga exotic breeds nito. Paano na kaya sila ngayong panahon ng bird flu? Linggo, ang Malagos Bird Show ang main attraction sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife dito sa Quezon City. 270 sari-saring mga ibon ang tila may kakaibang mga kwento na kapupulutan ng aral. Ilan sa mga ibon ang may kapansanan. Si Balda, isang Brahmini kite. Bali ang pakpak nito dahil sa tama ng baril. Sugatan raw ito nung dalhin sa Malagos Wildlife Preservation Incorporated, isang pribadong organisasyon na nagre-rehabilitate sa mga ibong may kapansanan. Part of the process ng paggamot sa kanya ay kailangan maturuan siya ulit na lumipad. And when the birds get imprinted to us, dahil hindi na rin naman ho siya candidate for release back into the wild, kasi nga, argabyado siya, may kapansanan siya. So, ginagamit na lang natin siya dito for flight demonstration. Ito naman si Pana, isang Philippine hawk eagle. Sumasabay sa ihip ng hangin kung lumipad, pero kalkulado ang kanyang kilos. 5 taon ang nakararaan nung i-donate ng dati niyang amo si Pana. Patpatin ito at hinang-hina ni hindi maigalawang mga pakpak. Pero heto na siya ngayon, maliksi, malakas at naghahari sa himpapawid. Sabay-sabay naman ang marcha ng mga pato, parang mga sundalo sa tikas ng kanilang bawat hakbang. Pero maya-maya lang, may nang-agaw ng eksena. Ang mga guinea fowls nagpasikat sa kanilang paglipad. Katotohanan na hindi matalino ang mga ibon. Katunayan, hindi nga raw sila mahirap turuan. Ang ating pong mga ibon are very intelligent. They know how to choose the right time where they can hunt, no? Where they can hunt safely. Ang pito ang paraan ng mga trainer sa pakikipag-usap sa mga performer. Ito raw ang hudyat sa susunod pa nilang mga performance. Ganito rin kasi ang huni ng mga ibon. At para mapatunayan na maraming alam ang mga ibon, may ilang mga eksena na komplikado. 2 mako ang may love seed.
Si Ginoong Mako, ang leading man, masugid ang ginagawa nitong panliligaw sa kanyang leading lady. Ang mga maliliit na kahoy ang kanyang pansuyo. Ito kasi ang ginagawa nilang pugad, tulad ng ginagawa nila sa gubat. Where they live, you know, make a little family and live happily ever after. Sinusuyo ng lalaking Mako ang babae sa paggawa ng pugad. At hindi lang pang drama ang bird show, pang esports pa. Parang may liga kung maghiyawan ang mga manunood sa mga basketbolistang loro. Si Leila, isang white umbrella cockatoo, superstar ng palabas. Siya kasi ang bird scout. Madali raw kasing turuan ang mga cockatoo, kaya't sila ang maraming mga eksena. Pumadyak ng scooter. At nag-ala MMDA. Naglinis ng kalat. Daig pa ang mga tao. Yun yung values po ng patience, ng hard work, yung perseverance. You know, it makes you feel na, uy, we're communicating. And in our period of transformation ng ating bansa, kailangan natin ng ganito. Pagkatapos ng palabas, para silang mga artistang pinagkaguluhan. Kanya-kanyang posing ang mga fans, kasama ang kanilang mga paboritong ibon. Pero may nagbabantang panganib. Sa kasalukuyan, 63 na ang namatay mula sa Indonesia, Vietnam, Thailand at Cambodia. 124 na kaso ng bird flu ang naitala sa buong mundo. Ayon sa ating Department of Health at Department of Agriculture, wala pang kaso ng bird flu sa Pilipinas. Sa kabila nito, puspusan ang kampanya para maiwasan ang salot. Ano paman, marami pa rin ang humaling na humaling sa mga ibon.